araw po. Ayan, nakakulong na ang mga biik. Ibig sabihin, castration, vaccination, and deworming po uli ang ating magiging gawain ngayong araw. Hindi ko na po ipinakita yung reconstitution at withdrawal ng vaccine at ng ivermectin dahil po ilang beses na nating nagawa yon. So sa pagtuturok po, magpapakita lang ako ng ilan. Yung pong castration, hindi na natin ipakikita. Mag-umpisa na po tayong magturok ng ivermectin at ng bakuna. Puro babae ito. Ito lang po ay pakikita namin. Yung sa mga lalaki, hindi na namin pakikita dahil may kasamang castration. Pakikita rin po namin yung pag-ear notch. Depende po sa edad ng baboy, makikita nyo sa mga tuturukan na ito, may ibang malalaki na. Hindi yung nahuli nung nakaraan. So, i-adjust po ni Jonel ang pag-ear notch. Yung ear notch po, yun ang tanda kung kailan namin sila dapat ginawa. So, yung ngayon, June ang ano na, ito kabilang tinga na. So, ibaba na po yung marka niya. Ngayon po, so yung malalaki, yung mark namin, kung dapat sila nagawa. Yung 1 or 2 months ago. So, ivermectin, importante, subcutaneous lang. Sa taba lang ang turok niya, hindi sa laman. So, sa batok po, dahil yan ang mataba, patagilid ang turok. 0.1 ml per 3 kilos. Ilan to? So, yun po ang ivermectin niya. At cholera vaccine, deep intramuscular injection, 2 ml per animal. Regardless of size po yan. Kahit na ang inyong tuturukan ay barako o inahin, 2 ml yan per animal. So again po, sa batok po, para sa taba ang pasok, patagilid, hindi sa laman ang turok natin. Ayan po. Liga dito na. Mas ano na yung ivermectin. Ivermectin po, patagilid ang pasok sa batok, sa taba lang po, sa ilalim ng balat ang pagtuturok. 1.5 ml po yung 0.15 ml po yung binigay ko. Bilugin yung biik. Again, ito pong ating ano, deep muscular injection. 2 cc per animal regardless. Katurok nyo po, yung inyong ringgit yung may laman, lalagay nyo lagi sa yelo. Yung ivermectin, pwede pong hindi nakapalamig. Pero yung inyong hog cholera vaccine, dapat laging malamig. Mukha po nito, maliit pa. So hindi ko lang ito todo yung pasok nung ringgilya, nung karayom. Kaya po, deep muscular injection yun.
So 0.1 rin lang po ibibigay ko dito dahil maliit pa siya. Ito po, mas malaki. 0.2 na lang ang laman ng ating ringgilya. Ibibigay ko na po lahat. Kasi ilang linggo lang naman, lalaki na po ang mga ito. So makaka-adjust na rin yun. .15 po ulit ibibigay ko sa kanya. Yun na pong pasobra yun. Hindi naman po ano ang overdose sa ivermectin. Mataas ang kanyang overdose na level. Kaya pwedeng mapasobra ng kaunti. Pero wag masyadong marami rin. Lahat po ng gamot may effect sa kidney. Kunan mo yung pagpingas nito. Lumapit ka para kita yung pingas. Yan po ang tanda. So June po siya ipinanganak. Ay June po namin siya ginawa. Ito yung mga ipinanganak ng May. So ito po, maganda-ganda rin ang katawan niya. So 0.15 uli ang bigay natin. Pakita mo yung pingas. So yun po, June siya. Pingas, ibaba. Para po alam lang namin ang approximate age ng ating mga alaga. Hanggang dito na lang po muna. Magre-reload pa ako ng aking bakuna, kaya titigil na po namin. Ayan po si Mama Pig with her piggies. Sampo po yung kanyang biik. Yan po yung kanyang ginawang pugad. Yun po ang kanyang ginawang pugad. Excuse me po. So, ayan po. Either late afternoon or kagabi po umanak ito. Ayan po yung, kita nyo po, yung kanyang ari, lawlaw pa rin, yung vulva. Ayan, di na po natin lalapitan para hindi susugod ang ating Mama Pig. Tignan po natin yung isa pa kung umanak na rin. Doon po nagpugad yon. Lapit tayo sa area yon. Yan po yung ating ginawang aluminum na pakainan. Hindi na po naka-welding yung dulo. Pinukpok na lang namin. Mas mura pong lalabas ito. Gagawa pa po uli ako ng ganitong pakainan. Pakikita ko sa inyo ang costing pag gumawa ako. Yung pong pagbili ng aluminum sheet, yung pa presyo ng kanilang pagbe-bend, at yung pong cutting din nila. Meron silang pneumatic cutter and bender, kaya doon na rin po ako sa source nagpapa-bend at cut. So ito po ang ating mga inahin ngayon dito sa ating galaan. Ayun po si Mama Pig na umanak. Ito po yung isang nest na na-observe ko kahapon, walang inahin. Tingnan po natin kung umanak na rin siya doon.
or kung lumipat po siya ng pwesto dahil malakas po ang ulan dito kagabi. Ayan po, sarap ng kanilang pahinga. May biik po dito sa ating nest, pero malaki na. So, hindi po dito umanak yung ating inahin. Ah, dito po siya nagpwesto sa ilalim ng bubong. Inabandon niya po yung kanyang nest. Ayan po ang kanyang mga biik. Doon po ako sa kabila para hindi against the light ang ating kuha. Ayun po si Mama Pig. Kasama yung kanyang mga biik. Mana sa kanya, meron ding puti ang paa. Meron pong stripe na lumabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naman po ito. So kung tama po ang bilang ko, meron tayong 8 at meron po tayong 10 sa umanak kahapon. So yan po yung ating mga naobserbahan, na ready na nga silang manganak. Lumipat lang po ng pugad itong isa, gawa po ng mas sheltered po ito, kahit hindi ito ang una niyang piniling pagpwestuhan. Pero mas safe naman po ang kanyang mga biik dito. Yun pong unang umanak, linagyan lang po ng bubong yung kanyang pwesto para po hindi sila mababasa. Yan po, tumayo siya. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming pagkapon ngayong umaga at pagbabakuna, pag-deworm. Please share, like, and subscribe.